Ngayong araw nga ay papasok ako dito sa trabaho. Pang-umaga kami ngayon dahil meron kaming bubuksan na tindahan. So ito pala ang buhay ko dito sa bansang Saudi Arabia. Sa mga hindi nakakalam, nagtatrabaho po ako dito bilang isang visual merchandiser at 7 taon po akong nagtatrabaho dito sa Korea na wala namang ipon. So nga pala yan yung office namin at taglalakad nga ako niyan galing sa bahay papunta sa office. So walking distance lang naman at kayang-kaya naman lakarin yan sa umaga naman ay hindi ganun kainit. Ito pala yung dinadaanan ko, sobrang ganda diyan kasi sobrang lamig, nakaliwalas at the same time malinis yung ligid. At andyan na pala yung service namin, nakaantay na pala sa amin, kaya medyo nagmamandali ako at nagpapansin na nga ako. Tapos niyan, may ano daw kami, counting meeting, may counting briefing kami, kaya dito muna, tipon-tipon muna kami. Yan pala yung mga katrabaho ko. So, say hi naman dyan. So, ayun, mga katrabaho ko. May mga babae, lalaki. Puro kami kabayan na VM dito o visual merchandiser nga sa isang kumpanya. Yan yung sa loob ng van namin. Siksikan. Di naman siksikan kasi may kanya-kanya kaming upuan. Saktong-sakto lang. Sa mga kababayan natin na gusto magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia, okay na okay naman. Ako ngayon ay dito sa Jeddah. Huwag kayo matakot sa mga sabi-sabi dyan na nakakatakot dito. Dahil, in fact, na mas safe pa nga ata dito sa Saudi Arabia compared dyan sa Pilipinas. At kita nyo naman yung kalsada. Hindi naman ganun ka-traffic dito. May time din na mga heavy traffic, pero most of the time ay wala talaga ganong traffic dito. Kaya maganda pag may sasakyan dito. Yun nga lang, mahal yung violation. At nakita nyo yun, may mga bakante na dyan kasi may mga bahay na sinisira na dito, yung mga lumang bahay. Kaya medyo mahal nga ang mga paupahan dito ngayon. Nakababa na nga kami sa sasakyan at yan, dito kami dumaan sa may fire exit dahil nga sarado pa yung mall. At dito nga pala to sa Obhor, dito sa Village Mall, yun yung pangalan ng bagong mall dito. At ito nga yung tindahan, ganito kalaki yung tindahan na bubuksan namin ngayon. At kita nyo man yung mga box. Sobrang dami naming delivery. Ayan, dami naming bubuksan yan, dami naming i-display. At binigyan lang kami ng 3 araw para lang mabuksan tong tindahan. So, grabe, pabilisan yung trabaho namin dito. Dami namin dito, 4 na concept yung sa isang mall. So, kami ay nasa yun sa baby area. Marami kaming VM, puro kami halos lahat kabayan. Tapos yun sa 3 concept din natira, puro din mga kabayan. So, ayan, kumakain na kami bago kami mag-start. At ayun, after 3 days, nagbukas na yung tindahan. Sobrang laki ng center point dito. At ayan, yung mga ilang mga bayan natin sa ibang concept naman sila. Bago nga magbukas ng tindahan, binigyan kami ng free meal, binigyan kami ng 2-piece chicken, Jollibee yan mga kaibigan, sobrang sarap. Sobrang sarap ng Jollibee dito, nakakamiss kasi bihira ka lang makakain ng Jollibee. Unlike sa Pilipinas na madalas mong nakakain. Hinahanda na nga yung balloons kasi magbukas na yung tindahan at picture-picture muna kami dyan, mga katrabaho ko kasi tapos na yung trabaho namin at andan na kami ng grand opening dito at may pa-cake na dito, mamaya may pakain. Ayan yung mga empleyado. Lahat ng yan, puro empleyado yan, walang customer dyan. Sobrang dami namin. Pag nagbukas yung isang tindahan, sobrang daming empleyadong nagsilabasan, mga big boss. Ayan, kasi grand opening yan. Sobrang daming pinapasahuran ng kumpanya namin. Ayun. So, ayun. Mabuting palad kasi nabuksan namin ng maayos yung tindahan. Kaya natuwa yung concept manager namin. Kaya may pa-free dinner kami dito sa mismong Lapas Bachoy. Isa sa sikat na Filipino restaurant nga dito mismo sa Korea ng Saudi Arabia. So, ayun. Ang dami namin pagkain. Kaya want to sawa dyan. Kain lang ng kain. So, hanggang dito lang ating vlog. Paalam sa inyo lahat. And see you in the next vlog.